nagupa ang sito nasa ilalim na ngayon ng state of calamity. Ang buong lalawigan ng Pangasinan naman ay hindi pa kailangan ng sa ilalim si state of calamity. Ito ang sinabi ni Vice Governor Mark Lambino na siya ding acting governor sa ngayon. At ito ay base sa naging assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na tinitignan kung kailangan ba ng emergency funds sa probinsya. Anya, sa rekomendasyon ng PDRM at iba pa mga opisyalis sa lalawigan ng Pangasinan at base na din sa danyo sa lalawigan ay hindi pa muna kailangan ng pagdeklara ng state of calamity sa Pangasinan. Dagdag pa opisyal, kaya naman daw saluhin ng emergency funds sa probinsya na nakahanda ng hindi nagdeklara ng state of calamity. Sa ngayon, patuloy na katutong ang pamalang palalawigan ng Pangasinan sa mga low-lying areas sa probinsya at may mga naitalang evacuees kung saan 29 na barangay ang apektado at umaabot ng 34 million pesos ang idesyal na danyo sa agrikultura sa talawigan dulot ng nagdaang bagyo. Nag-uulat ng live mula dito sa IFM Dagupan, Richie Millions, Nationwide and Worldwide for more than 70 years. Ito ang si Idol Batsag Talaw, Tatak, RNN.